Tanong mo sa mekaniko, episode 2. Maganda yung naging receive nung first episode natin, kaya nasundan ng second episode. May tanong kayo tungkol sa bike, pwede nyo i-comment sa baba. Sasagutin natin sa susunod na episode. This episode is brought to us by Rare Pines and Collectible. Naghanap kayo ng mga gadgets, mga cellphone, camera, lenses, o kung ano pa mga gadgets, try nyo sa Rare Pines and Collectibles, baka meron sila nung hinahanap nyo. Mura lang yung benta nila, may pwesto sila sa Green Hills, may Facebook page din sila, pwede kayo mag-inquire. Message nyo na yung Facebook page nila. Search nyo sila sa Facebook, Rare Pines and Collectibles. Or click nyo lang yung link na nyo sa description sa baba. Gima, anong ginagawa mo? Nagbabaklaso muna tayo. Magtra-transplant ng pyesa. Ito yung ano, in-overhaul ko na wheelset tsaka RD nung episode 1. So sa ngayon, tatanggalin muna natin siya para maisalin natin sa bagong specialized chisel. Pwede ba gamitin yung L2GR sa L2R series? Or any tips sa budget group set na pang gravel na quality matibay? Yung sa pull ratio ng L2, wala talaga akong makita sa website nila eh. Hindi ko pa rin alam kasi interesado din ako sa group set na yan since sila yung pinakamura na hydraulic. Pero sa totoo lang, tingnan nyo sa Shopee yung selection nila para kasi sa presyo, sulit na. Alam ko yung 1x10 nila, pumapatak ng 15. Isang buong upkit na yon. Bale, bibilan mo na lang ng cogs and tsaka crank sa pagkakatanda ko. Pero para sa presyo, 15, plug and play na lang. Kung ako sa'yo, yun na lang para at least wala ka ng ganong problema. Ang sure ko lang dyan, yung RD ng 11 and 12, most likely, iisa lang yan. Hindi ko lang sure yung sa 10. Kung ako sa'yo, yung isang set na lang, check mo sa Shopee. Pag Shimano ang gagamitin ko na gravel group set, nasa magkano yung magiging aabutin ko dito pag magbubuo ako? Ang pinakamura ngayon, nasa Shopee, mga nasa 16 na yung ano eh, 2x10 na STI. Isipin mo yun, STI 15, pa lang yun. STI and caliper. Ano, calipers pa lang yon. So another 2.5 sa RD, then FD ay sabihin natin mga another 2.5, so more or less 23 to 25,000 para sa isang buong upkit. Not including cogs and chain. Ano yun? 10 speed? 10 speed yun, 2x10 yun. Pero maganda naman kasi review ng L2 eh. Huwag lang yung electronic muna, yun. Pero yung mechanical goods. Beauty. Bala ko mag-upgrade from butyl tube to TPU. 700x25C na tire and clincher wheelset. Compatible ba yun sa 700x28 na inner tube? 20 to 28 na inner tube. From butyl, mag-ano siya, TPU. So, yung experience kasi namin sa ano TPU, actually, detatak yun eh. Name drop ko na din yung tatak, yung Redea. Okay siya. Redea ba? For Ride Now. Ay, Ride Now pala. Yung Ride Now. Yung Ride Now, okay siya for race day application, ganun. Pero kung everyday application, ang nangyayari kasi, nasisira siya mostly sa may part ng pito. Ang dami ko na nakitang ganun. So, yung weight savings niya, goods na goods, lalo na yung space saving niya kung gusto mo siyang spare. Pero kung sa normal everyday use, kahit yung detata, medyo alanganin. Ewan ko yung chubolito. Pero dun sa tanong mo na kung kasha ba yung 25 sa 28C, double check mo na lang din sa catalog kung bibilan mo. Kasi mas okay talaga sa ganyan. Sundin mo yung recommended. Kasi, ano, medyo bago pa eh. So, wala pang ganong sumusubok. Ganun. So, doon ka sa within recommendations kung gusto mo siyang itry. Sabi niya, yung inner tube na gusto niyang gamitin, 20 to 28C. Ilalagay niya sa 25. Nasa gitna siya, nasa gitna naman na rin. Ah, technically, pwede yun. Pwede mo siyang 28 nga eh. Pwede mo sagadin sa 28. Pwede yun. Basta, ano, within reasonable size, sabihin natin 5 to 10mm. Pwede naman yun. Wala namang kaso yun kung TPU yung gagamitin. Ah, wala namang kaso yun. Ang TPU, ano siya kasi, once na lumobo na siya, nag-expand na siya, hindi na siya babalik sa dati niyang size. Pero pwede mo pa rin siyang isiksik, pero yun nga. Kung ano yung, nung nilobohan mo siya, at nag-expand na siya, yun na yun, yun na yung size niya. RD 8 speed na kaya, 42 chainring, 40 cassette. Ang may re-recommend ko, yung bagong Acera na, nakalimutan ko na yung series, no? Yung na-review din ni Patless Pedal. Basta lahat ng bagong labas, kaya naman ng 1142, wag lang yung mga lumang model, yung ano pa, hindi pa naka-shadow. Pero lahat ang naka-shadow sa pagkakatesting ko, kaya naman lahat basta isasagad lang yung B-tension. Nabanggit mo na si Patless Pedal. Anong opinion mo sa friction shifters? Meron siyang, ano, tamang application. Sobrang simple. Tapos, ikaw ang masusunod. Kung okay sa'yo yung application ng friction shifter, go for it. Anong klaseng siklista yung magagusto naman gumamit ng friction shifter? Yung mga, ano, bikepackers, mostly bikepackers, tsaka, ano, yung mga mahilig magkalikot sa bike kasi yung friction shifting kasi meron siyang sense of reliability. Since mabaliko man yung RD mo, kaya mo pa rin siyang habulin dun sa shifter. Sa mga nagbabikepacking, yung mga naglolong distance, malaking bagay siya. Isang maganda ring ano nila is, madali kang makaka-outsource ng parts kung walang-wala na talaga or kung stay, ano, in case of emergency. Jim, saan ka daw nagme-mekaniko?
Secret muna. Ano lang tayo, sa tabi-tabi lang muna. Wala pa tayong shop. Pero yun naman ang ultimate goal. Pero once na may balita na, eh, dito ko na rin naman unang ipapaalam. Saan pwede yung makabili online ng mga legit na mga tools or equipment para sa bike? Ang pinaka-recommended ko, yung mga ZTTO, yung mga Moxie, Tupre, yung mga ganun. Tapos sa Shopee kasi, tsagaan lang, wag mong madaliin pag nakita mo order agad. Meron at meron ang makikitang mas mura at mas mura na link. Yung mga seller na yon, okay. Tapos, as usual, tignan mo yung review ng mismong parts, ng mismong bibili mo, tsaka review ng mismong store. Kung gusto nyo na gumawa kami ng video na tools check, ipapakita lahat ng tools na gamit ni Jim, tapos i-explain niya ako ng mga gamit, comment niya lang sa baba. Okay lang ba gumamit ng tools na ano, hindi park tooling? Oo naman. Hindi branded. Mostly kasi sa tools, ang binabayaran mo dyan, hindi lang ano eh. Actually, hindi tatak, never tatak binabayaran sa tools. Ang binabayaran mo dyan is functionality, reliability, tsaka yung ano niya, yung longevity. So, madaming magagandang tools bukod sa park tool. Merong mga Junior, merong mga Ice Tools, Pedros. Actually, yun yung mga type ko eh. Tapos yung yun nga, yung mga banggit ko kanina, yung mga Tupre, yung mga ZTTO, madami talagang ano. Park tool kasi ang maganda, madami na silang line up, tapos sila yung may pinakamalinis na kumbaga catalogs. Yun yung parang ano, yun yung standard. Basta yung tool nagagawa niya ng tama yung job and mas efficient, mas maganda. So, wala naman tayong discrimination sa tool. Basta mahalaga, ginagawa niya yung trabaho niya ng matino. Kahit ba yung sobrang mumurahin, mga tools na wag naman. Yung mga mabilis mabilog. Kasi meron na akong nabili, 15 pesos na Allen nung nagsisimula pa lang ako. Nagamit ko siguro ng isang beses. Tapos hindi pa natanggal yung ano. Nagamit ko lang pero di niya nagawa yung trabaho niya. Yung chain whip na mumurahin. Chain whip na mumurahin. Yung hawakan. Ayun. Nabubali yung hawakan. Yun lang ang ano, medyo panalo ako dun. Kasi yung chain whip ko na mumurahin, napatagal ko. Pero pinalitan ko yung kadena. Yung ano, cassette tool. Nabubungi. Yung mga nagkrakrak na cassette tool. Actually, meron akong ibang tools na since 2015. Simula nung nagagawa ako ng bike. Madalas ang tatak nila bike hand, ganun eh. Yun, isa pa nga pala yung bike hand, binura. Madami talagang mga magagandang tools na good for the money din talaga. Alaga lang din. Ako, di naman sa madamot sa tools, pero ayoko nagpapairam ng tools kasi ako nakakapulso doon sa anong yun eh. Para iwas ano din yun, iwas sa tanas. So yan lang, alaga lang din sa tools. Regardless ng kung anong bibilin, wag lang yung sobrang-sobrang mura. Kung gusto niyong makita yung mga tools niya na ano? Bulok. Mga bulok daw, pero... Pero itong mga gantong bike ang ginagalaw. Yabang eh. Comment nyo lang kung gusto nyo makita yung episode niya. Maganda ba ang Crimson Claw na hub? At safe ba ang rim set na conversion ng 36 holes hub para sa 32 holes na rims? Sa pagkakaalam ko sa mga Crimson na hubs, goods din naman. Selling point ng Crimson, yung ano eh, made in Canada. Ewan ko kung Canada talaga yung brand. Pero so far, maganda naman ang review niya. Kaso yung mga alam ko kasi, maingay na nga, ano pa, ine-edit pa. So wag, hanggat kaya, wag nyong i-edit. And yung sa sinabi mong conversion ng 36 holes to 32, hindi ko talaga marerecommend yung sa conversion eh, unless yun nga, gagamitin mo lang sa kalsada, walang-wala talaga, kasi mag-iiba-iba ang tigas ng rayos, mag-iiba-iba ang haba ng kailangan mong rayos. So, sobrang ano, napasakit sa ulo ng mekaniko. And at the same time, mahirap siyang alagaan i-maintain. Yun yung pangit lang sa ganyan. Hindi ko marerecommend, pero kung kailangan sa kailangan, eh... Go. Hanggat maaari, pagparehohin na lang. Oo, hanggat kaya pareho. Shimano RD plus Hassan's hubs, magkakaroon ba ng issue? Wala. Wala, no? Wala, walang anong sa ganun. Regardless, hubs, ang compatibility, ang isipin mo lagi is sa cassette and sa frame. RD naman, shifter, cogs, chain. Yun lang. Hindi yan parang ano eh, yung maganda explanation. Yung pinaghalo mo yung surf tsaka tide sa isang timba, at nilagay mo ng tubig, parehas pa rin naman yung bubula. So parang ganun yung explanation, regardless ng brand. Yung cogs ko sa pinakamaliit, kumakabyos, ano kayang problem? Okay naman tono niya. 10 speed, submit 11x46.2. Madami na ako naging ganyang issue. Ang ginawa namin, may mga nabibili na mga bukod-bukod na ano, na teeth sa ganyan. Try mo bumili ng ibang tooth, tapos pag nawala yung kabyos, doon ang problema niya. Kasi madalas doon lang din naman talaga eh. Or B-tension, check nyo mo ng mabuti yung B-tension mo. Either out of spec lang yung pinakamaliit or tanas na kung gamit man yan. So, the best pa rin. Since mura lang din naman, mga 50-80 pesos ang isang teeth, palitan mo na lang yung teeth na yon. 11, ang alam ko, 11, 13 ang madalas na nabibili. Minsan may 15 din sa 16, pero yon. Bilan mo na lang ng bago sa Shopee para sure. May alam mo isang scenario. Kung nagkabit pa ng
spacer sa cassette. Tapos halos walang kagatan yung ano, sa prehab body yung pinakamaliit, yung 11 teeth. Kumbaga, natanas niya yung pinakadulo ng prehab body. Ah, oo. May ganyan din ako ng ano. Siya. May ganyan din ako na encounter si Doc. Napakalakas kasing tao noon. Did nalagyan kasi ng spacer yung cogs niya kasi ano, may alog. Kaso konti na lang yung kumakagat yung 11. Ang nangyari, karga, biglang pagsipa niya, biglang naging neutral, wala nang kagat. Yung pala, nabilog na yung pinaglalagay ng 11T. Tapos, ang galing, parang minashine eh. Ewan ko kung may ganung kalakas pa akong kakilala, pero ang astig lang. Parang pinadaan sa ano eh, sa late machine. Late machine. Tindi. Posible din yan. Possibly din yun. Or baka mali ang lapat ng cogs. Center lock versus 6 volts na rotor, advantage and disadvantage. Ang nag-iisang advantage lang talaga ng center lock is ang dali niyang tanggalin at ikabit. Yun lang talaga. Tapos ang 6 volts naman, ang pangit lang ay matagal siyang ilagay. Pero most of the time, ang tunay na magagaan na setup is nasa 6 volts na mga rotors. Kasi sa center lock, oo, magaan yung mismong hub, yung mismong wheel set. Kaso, hindi natin na isasama into account yung cage nung pinakang ano, yung pinakang center lock. Technically, mas magaan pa rin lagi ang 6 volts. Pero, yun nga. Mas ano lang, mas madaling ikabit ang center lock. And, in case na lumuwag man yung center lock mo, technically, hindi siya basta-basta matatanggal ang laki ng 6 volts. Kasi, nakaranas na kami yan. Natanggal lang kami ng 6 yung volts, ha. Natanggal. Pero sa bagay, ilang taon lang ba? 6 natanggal? Oo, 6 natanggal. Ewan ko nga eh. Pero, ano yun, matagal na. Mga bata pa kami, di pa kami marurunong sa bike. Di rin naman kami yung gumalaw nung bike. Tapos, isa pa, ang center lock, pwede mo i-convert sa 6 volts pero hindi mo pwedeng gawin vice versa. Kung ano na lang din ang magandang gamitin para sa'yo, yun na lang din ang ano mo. Pwede bang gawing pang trail yung frame na Trinx M100? Di ko tanda kung anong series yan, kung alloy ba o bakal. Alloy pero ba? Pwedeng pwede kasi ang gamit ko dati, ano nga pala yun? Trinks? M500. Sarit-saring trail. Doon ako natuto mag-trail lahat kung ano-ano. Naabutan din yun ng Kuya Ian. Matibay naman. Yung frame, ano man ang mangyari, kaya yan ng ano, kaya yan matitinding abuse. Pero yung fork siguro, doon ka na na mag-invest. Kaya kung sa kaya. Nakailalin mo diba? Oh, binigay ko na ho yun kay Lalin. Hindi ko na nakagitin mo ba? Bira. Ano kasi, graduating na din yun eh. Anong limit ng size ng chainring pag naka 1150 tapos 12 speed cassette? Technically, walang limit yan eh. Basta kaya ng RD mo yung chain wrap, tsaka meron kang ano, sufficient na haba ng chain. Kasi, kung mapapansin nyo, yung sa mga lumalaro sa Dirty Kanza, sa mga gravel racing, mga naka 50, 52 na chainring, pero ang cassette nila, mga SRAM din na 1150, 1152. Kaya kung sa kaya, walang limit yan, pero sa frame na lang yan magkakatalo. Tsaka yung chain line, kasi mas pangit ang chain line, mas pangit ang shifty. Yung magandang budget hub sa RB. Budget hub sa RB? Ewan ko kung magkano yung budget mo, pero kung sagad talaga, Shimano na lang, tapos kung mas sagad pa, Ragusa R100, yun ang alam kong pang road eh. Pero kung medyo may budget ka, yung mga ano, nakalimutan ko yun, yung mga brand na yun. Yun, yung mga ARC. Madami yan eh, ARC. Meron ding Ragusa na alam ko, mas mataas ng konti, yung mga ganun. Hindi kasi malinaw yung budget eh. Pinakamura. Pinakamura yun, yung R100 tsaka Shimano. Pero Shimano na lang. Kasi yung R100, hindi talaga ganun kahaba buhay eh. Shimano pa rin the best sa ganyang hubs. Compatible ba ang Majin P505 power meter sa 2x10 na GRX 4630? May nababasa ako na review from buyers na hindi siya compatible for 1x GRX na 110 BCD din. Kaya nag-aalangan ako kung it would work for 2x10 GRX changes. Sana masagot. Wala akong alam dyan. Wala nang hirap ano. Wala talaga. Unless kasi na lang tayong ano. Oh, bago-bago pa kasing ano ang GRX eh. So hindi pa siya madalas ano nako-consider sa option ng sa mga power meter. Hindi ano. Yung 110B, yung 110 BCD parang per road din. Oh, per road kasi talaga yung ano niyan eh. Eh, iba naman ang hulma ng 110 na 1x. Pero kung ako sa'yo, mas okay. Bili ka na lang ng left side na power meter or pedal base na power meter. Kasi at least yun, pwede mong ilipat sa iba-ibang bike. Tsaka accurate din naman. Dapat unang upgrade yun sa mekaniko para hindi nakaupo sa ibaba. Need mo working table. Masakit sa likod dyan. Meron tayo dito. May ano kami, may bike stand, may lamesa. Pero ano eh, sinusulit ko pa pagkabata ko eh. Alam kong isang araw di ko na itong magagawa. So, habang kaya ko pa. Sulitin ko muna. Goods ba yung Hassan's Pro 7? Oo, goods din naman. Basta yun nga, alagaan nyo lang sa maintenance, tas wag i-edit. Pero pa yung hope eh. Kubang-kuba ba naman ng... Okay lang ba Ragusa R200? Oo, maganda naman ng R200.
Actually, isa yun sa recommended ko na budget hubs. Ay, anong problem sa pagpa-jack mo parang mag-slide siya yung kadena? Para mag? Parang mag-slide daw yung kadena. Baka kumakabiyos. Kung sa kabiyos, ayun, same thing nung sinuot ko nung nakaraan. Kung ang kabiyos mo ay para siyang nag-shift pababa or pataas, check mo yung cable, B-tension, tsaka yung hanger at yung FD. Pero kung ang kabiyos mo ay sa mismong chain ring, parang dumudulas, check mo chain, check mo yung chain ring, tapos check mo yung cogs kasi baka tanas na. Yun lang naman, process of elimination lang. Need ba talaga ng high temp grease sa mga MTB bearings? Actually, ito ah, sa high temp grease, regardless kung ang gagamitin mo, high temp, all purpose, basta may grease, tapos tama siyang consistency yung kapal, yun ang mas mahalaga. So most of the time, pinaka-ideal, NGL3, NGL2, ganun. NGL1, medyo masyado ng manipis eh, specialist application na yun. Alam ko kasi, yun nga, masaya ako, yun ang gamit ko eh, yung mobile ata, ba yun? Ay, hindi, top 1 na high temp grease. So, dahil hindi naman siya makapal, okay lang na gamitin. Pero, may mga high temp grease kasi na, ano, sobrang kapal. So, di ko yung mare-recommend. Pero, kung may budget kayo, tapos hindi naman kayo nagmamandali, ang pinaka-the best is marine grease or water ano repellent grease, yung mga ganun. Hindi siya naghahalo sa tubig. Pag nagpalit ng big pulley, need ba ito, no, at yung chain, okay lang ba na stock? Most of the time, kailangan mo magdagdag ng chain and need mo talagang itono siya, especially sa B-tension. Pero syempre, pag ginalaw mo B-tension, madaming pwedeng mangyari. So, mas okay, itotono talaga. Tapos yun, isasize mo ng tama yung chain. Okay ba bumili ng parts ng bike sa Shopee or Lazada? Oo naman, just like everything else, check mo yung review ng mismong item, i-check mo yung seller. Kung okay ang review, eh yon, go for it lang. Mahirap lang nung pag nagkamali ka ng napiling ano, variant. Ah, yon, isa lang. Magbasa ng mabuti. Magbasa ng mabuti. Sobrang halaga ng bukod sa reading comprehension is yung mga measurements, yon, i-apply nyo din yon. Tapos kung alanganin talaga, i-chat nyo rin yung seller para mas sure. Ay, ko bumili ka ng insert na ano, pang road pero sa MTV mo kayo. Ano, okay, sobrang ano, sobrang nagmamadali tapos ano, pakakagising pa yon. Namali ako ng bili. Buti nagbabasa. Oh, buti may kumuha. Bobo tayo sa part na yun eh. Pero yon, di na muli. Lagi kasi akong napaplat pero hindi ako natitibo ng pako, tinik, etc. Doon daw sa ibabaw, sa bandang loob. Ah, madalas yan. Kung manipis na rin ang carcass or ang pinakang ang parang tela ng gulong mo, pwede yan makadagdag. Nasa interior din minsan kasi meron ako naging problema ng ganyan. Pero ang butas, laging ilalim. Eh, okay naman ang rim tape ko, okay naman lahat. Kung napag-alaman ko na yung palang gamit kong interior is parang old stock, ganon. Ang kailangan ko na palang gawin, palitan interior. Siguro, nakalimang vulcanized pa ako doon. Iba-ibang ano lugar ng butas. Yun pala, kailangan ko na talaga magpalit ng interior. So, yun. Try mo magpalit ng interior, double check mo kung wala ba talaga nakatusok. Tapos, kung nabubutas pa rin siya, tapos ganun pa rin ang ano problema, palit na rin siguro ng gulong. Ayun. Pero yung rims, pwedeng makatusok yung rims eh. Kung ibabaw kasi sabi niya eh. Pero pwede nga yung makatusok kung hindi nakalagay ng maayos ang rim tape. Yun. Kung walang rim tape. Lalo na kung walang rim tape. May mga nakita akong ganun eh. Kalan dyan. Pagbukas ko ng ano eh, papa-align, papaano. Pagbukas ko ng kalan dyan, walang rim tape. May MTB na ako, naka 3x7 speed. Setup ko na lang ba o bumili na lang ako ng bagong road bike. Bilis lang din naman yung habol ko. Kung bilis lang din ang habol mo, tapos di ka naman nagmamadali, kaya mo mag-ipon. The best, bumili ka ng bagong bike kasi ito ang pinakamagandang time para magbibili ng bike. Kasi yun nga, mababa ang segunda, mababa ang brand new. Tapos at the same time, meron ka spare bike. Ang maganda kasi sa spare bike, kung kati-kati kang mag-bike, yung primary bike mo sira, pwedeng habang ano, pinapagawa mo yun para hindi ka mamadali, gamitin mo lang yung spare. In a way, makakatipid ka. Sa initial cost lang yan, may problema. Tapos yun, laging masayang bumili, bumuo ng bagong bike. Parang hindi mo naman kaya ding ani, ma-set up nang mabilis yung ano or masyadong magastos kung isa. Ano? Mabilis yung eh, siguro budget bike. Parang ano yan eh, meron din kasing times na ano, hindi sulit ng gastusan ng isang bike. Oh, halos lahat papalitan mo. Tapos yung pala, ang masama, minsan syempre bibili kang pyesa, bibili ka ng kung ano-ano, hindi pala compatible. So mas okay magsimula ka na lang sa blank slate kasi yon at least mapag-aaralan mo. Anong pwedeng group set para sa gravel setup kung walang budget sa GRX na group set? Oh, doon pa rin tayo
magfo-fall under. Wala tayong specific na binigay na budget. Ang hirap ng budget na gravel setup eh, kasi iba pa rin talaga yung full hydraulic. Pero kung nagtitipid ka talaga, hindi, ang hirap kasing magsabi ng suggestion ng gatwa ng price range eh. Pero the best, sabihin natin kung medyo alanganin ng budget mo, sabihin natin Sora or Claris na full group set maliban sa caliper. Bilan mo ng Z-Race siguro na caliper, ganon yung mga hydraulic pero cable actuated. Pero kung medyo may budget ka pa, L2, tapos kung mas may budget ka, yung GRX nga na 2x10. So yun, magbabari pa rin sa budget. Next time na may magtatanong ng budget ganyan, or the best ganto ganyan, take into account na din yung pera na willing yung gastusin. Para lang din, ano, mas makapagbigay tayo ng mas magandang sagot. Sa akin, ma-advise ko yung ano, at least GRX na RD, di ba? Hindi, GRX pa rin talaga, sa totoo lang. Mo. Kasi sa proper gravel mo gagamitin, tapos naka-road na RD ka. Di ba may experience ka na doon? Pumutok yung RD ko, naka-Claris ako. Ito, astig yung ano ko noon eh. Naka-sensa ako na 2x9 shifter, naka-Z-Race ako na caliper, naka-Claris ako na RD, naka-10-speed ako na chain, naka-10-speed ako na FD, naka-Pro-wheel ako na crank, tapos Alivio na 1134 na combs. Sa high-speed section sa May Clark, which is considered as malumanay na gravel trail ang Clark, may high-speed lang doon na medyo matagtag. Na-timingan, pumutok ang RD ko, sumabit ang kadena. First 20km ng race. Last 40km ng race, nag-TS ako sa 34-22 ata na gearing. The best pa rin talaga hanggat kaya may clutch. Di masayang masira. For gravel or MTB setup, worth it ba ang carbon rigid fork compared sa alloy rigid fork? Sa panahon ngayon, tsaka sa mga nakikita kong products ngayon, always mas worth it na ang carbon. Unless strict ang budget mo, go for alloy na ano na medyo entry level. Pero kung medyo may pera ka, go for carbon. Kasi yung gaan, yung compliance, tsaka kung na-set up mo naman ng tama, sobrang reliable din niya. Kasi madami na rin ng experience sa ganyan. Oh, carbonium, mare-recommend ko kasi totoo naman yung ano nila. Totoo yung warranty nila. Pero magaganda rin, OG Evkin, mga toxic, ganon. Basta na-set up ng maayos ha. Tapos hindi lemon unit, walang problema. Mas maganda eh, mas recommended ko. Hanggat kaya ng budget, go for carbon. Oval versus round, chain ring. Sa oval versus round, dyan talaga mag-fall under yung ano, personal preference. Kasi ako personally, sa MTB ko, gusto ko mga ano oval. So okay ako sa ganung setup, pero sa road, gusto ko round. Kanya-kanya pa rin eh, kasi yun nga, meron nagsasabi na mas okay si oval sa patag, meron naman nagsasabi sa ahon, meron naman vice versa. So mas maganda, testing mo na lang din, tingnan mo kung mas applicable sa riding style mo. Wala din akong maibigay na scientific na unit na matino kasi, actually, yung study na ginawa nila sa oval noon sa Team Sky, lumabas sa power meter nila na mas efficient yung ano yung oval. Kaso ang naging problema, yung ginamit nila na way ng pag-measure ng power is hindi applicable sa oval na chainring. So technically, void yung data. Hindi parehas ng parameters yung ginawa ng pag-measures. Personal preference talaga siya mag-fall under. Yun. Tubeless setup gamit ng tubeless rim. Oo, agad. Pwede ba? Pwede ba? Oo. Pero sabi niya kasi, balak niya i-try pero gusto niya malaman daw kung obra. Kung sa mga ghetto tubeless, pinaka-the best na gawin nyo is dapat meron man lang isang tubeless ready. Either rim yon or tires. Either isa sa dalawa. Parehong hindi tubeless ready. Nagbavary pa rin. Kung gusto nyo rin ng gumana talaga, duct tape ang gamitin nyo. Kasi pag duct tape, although malakas sa sealant, maganda siyang mag-build up ng rim wall. Kasi doon lang naman nagkakataloy. Tapos, gamitan nyo ng compressor. Madaming duga tayong pwedeng gawin actually sa tubeless. Pero, kung ang tires nyo is nag-i-stay sa rim, hindi siya agad-agad natatanggal pagkatanggal ng hangin, considered as safe siya. Pero kung nawala agad siya sa lapat, pagkatanggal nyo ng hangin, huwag niyong ituloy yung tubeless setup. Yun. Paano i-adjust ang rebound ng Santur Duro Lux 36 na fork? Hindi ito Santur, pero ang rebound model na yan, nasa ilalim. So, di ko lang tanda kung yan yung may high speed or low speed rebound, pero ang Santur is baliktad. Pag yung plus dumping, hindi siya mas mabilis. Pag plus mo, dinala yung ano direction ng knobs, more dumping siya, so mas mabagal. Pag dun yung mo sa minus nilagay, less dumping, so, mas mabilis. Baliktad siya sa mga rakshaks, sa mga fucks. May rabbit tsaka pagong sa rakshaks. So, ito, rakshaks. Rabbit tas pagong. Tapos sa fucks,
Mas mabilis plus, mas mabagal minus. Sa Rakshaks to ah, pero sa ibang fork nagbavary. Magkano ba kinikita ng isang bike mechanic sa regular basis? Nagbavary talaga eh. Kasi ako tulad ko, madalas home service ako, sarili ko lahat. Ang kinikita ko, ang hirap kalkulahin kasi nag-ano ako sa tools eh. Ako sarili kong pisar lahat, pati pamasahe. Kasi i-taking ko to consideration mo yan eh. Unlike kung nasa shop ka na normal na 70-30, nagbavary, walang isang sagot talaga. Tas nagbavary rin sa demographic kung syudad ka, kung probinsya. Walang isang malinis, walang isang sagot na matino dyan eh. So yun, take into account mo lahat. Paano ko ang singil ng mechanic same sa US tapos dito ko gumagawa? Millionaire yun ako sa Pilipinas. Kasi ang tanda ko, yung bike build na normal doon, umabot ng $200 to $300. Eh ako, ang singil ko lang, $800 to $1,200, $300, base. Yun ang inaano ko kasi, lagi ako nagbe-base sa build, sa mismong build. Kasi syempre, hindi naman lahat ng build, walang build ako na nauulit. Kaya ko siyang i-predict kung gaano katagal, pero most of the time, merong medyo magpapalambing na part, merong mga hindi pala compatible, may mga ganun. So yun, nagbavary talaga. Madalas ako time-based ang singil ko. And skill-based. Kasi, syempre, may mga ibang ginagawa ka, minemekaniko ka, na kailangan talaga ng skill and research. Anong maganda pang XC? 27.5 or 29L? Nagvavary din yan eh. Sa height mo, hindi, actually, sa height, wala namang kaso. Basta tama yung size ng frame, tapos at least hindi more than 1/3 ng weight mo yung gamit mo na bike. Take into example, si Aguha, 'di ba? Halimaw 'yon. Tapos ano siya, lagi siya nananalo, nagcha-champion sa ibang bansa sa 16 below ata na kategori. Ang riding style niya, gusto niya laging nimble lang bike na dadala niya. Mas okay sa kanya yung 27.5. Ngayon, most of the time pag sinabing XC, lahat ng riders naka 29. Ngayon, okay yung 29 in terms of rolling speed, rolling resistance, tapos yung ano mo, yung clearance sa trail. Kasi mas malaki gulong, meron ba tayong pwede dito? Ito, halimbawa, ito halimbawa. Ito si terrain. Ngayon, kung ang gulong mo maliit, mas mahihirapan siyang umangat. So, kailangan ng konting skill pa kung gusto mo ng mas maliit na gulong. Ngayon, kung malaki naman ang circumference ng gulong mo, mas madali lang siya mag-roll over sa terrain. So, yun. Take into account mo yon. May kanya-kanyang advantage ang 27 and 29. Riding style mo, tapos yung preference mo din. Ako, personally, okay ako sa 29. Nagko-compensate siya sa mga pagkukulang ko minsan sa trail. Pero at the same time, kailangan kong mas mag-ensayo para mas madali kong madala ang 29. Sa trail bike ko kasi, naka 27 rear ako, tapos 29 front. Magbabase talaga, tapos yung wheel size, hindi siya sobrang laking deal. Mag-focus ka lalo sa frame. Kasi mas mahalaga ang frame geometry kesa wheel size. Pag sexy. Actually, lahat ng klase ng bike. Mas importante geometry, secondary lang din yung wheel size. Hindi mo ba ma-predict na eto naka 29 siya kagad yung mananalo laban sa 27? Oo naman. Kasi ito, yun, example ulit, si Aguha. Kadalamihan ng kalaban ni Aguha, mga malalaking tao, kaya nilang dalhin ang 29. Kaso, dahil nga, ang mga XC ngayon is technical na, tapos may skills naman siya and may power siya. Maliit lang din kasi na tao si Aguha. Pero mas kaya niyang dalhin 27. So, okay siya dun sa 27. Doon na lang siya sa 27, diba? Ba't mo ipagpipilitan? Another case is Nino Scherter. Before 2015, si Nino naka 27.5 na bike. 27.5 yung wheel size niya kasi mas gusto niya yung low stock height. Tsaka yun nga, malaro din siya sa bike. So nagpalit lang siya ng 29, 2016, 2017. Nung tama na yung geometry ng bike. Again, geometry. Hindi dahil ito yung wheel size na gamit nung kalaban mo, siya na yung mananalo. Pwede kaya ilagay ang MTB hydraulic caliper sa hydraulic na Shimano 105? Naka-post mount kasi yung frame and fork ng gravel bike. Oo, madami nang gumawa niyan sa sa gravel kasi madalas yung mga gravel frames or mga lumang frame is naka-post mount. Kaso, flat mount yung mga gravel madalas. Ginagawa nila, imbes na bumili ng adapter na pagkamahal, pinapalta na lang na ng series na caliper. So, technically, gagana siya. Ngayon, kung gaano kalalim o kababaw yung pindot is magbavary sa ilalagay mo na caliper. Pero most of the time, pag non-series, mababaw lang kagat na agad. Pero pag yung mga deore na caliper, medyo malalim ang kagat, pero mas malakas ng konti. Pwede kung sa pwede, nire-recommend ko din. Pero nagbavary yung feeling ng preno base sa ilalagay mong caliper, brake pad,
pads and ano rotor. Mas advice mo na magpalit na lang ng caliper kaysa mag-adapter. Yes, kasi since gagamitin mo is MTB calipers, mas malaki siya, mas mataas ang volume ng oil, physically mas malaki yung material sa pad, less likely na mag-overheat yung brakes mo. Magaling yung bike mechanic niyo, saan yung bike shop niya? Soon. Soon. Abahan yun na lang. Niya. Anong best sa tatlo na gamitin? TPU, latex, o butyl? Interior pang MTB. Ang pinaka the best na, na interior ay base sa paggagamitan mo. So, butyl, kung everyday riding, pinaka okay butyl. Ang latex, pinaka maganda ang latex. Mostly race day applications lang din. TPU, same lang din, race day application. Kasi, yun nga, ang experience namin sa TPU is pag matagal na siyang nakakabit sa gulong, madalas nasisira sa may part ng pito. Yung mga medyo mid-end and low-end lang ang experience namin sa TPU. Ewan ko yung mga tubolito. Ang pinaka maganda siguro na gawin nyo is tubeless. And actually, yes, tubeless. Oh, tapos, hindi man tubeless, siguro yung mga extra light na butyl tubes. Okay lang ba nakalaki yung fork lock out ng matagal or pag hindi gagamitin? Hanggat kaya, nire-recommend ako na huwag i-lock out ang fork unless kailangan mo talaga sa climbs. Tapos kung hindi mo ginagamit yung bike, tanggalin mo siya sa pagkaka-lock out kasi may dami na akong experience sa mga XCR, XCM, tsaka stuck na fork. Ini-stuck na nila sa lock out tapos nag-corrode na yung loob. Nung bubuksan na, hindi na gumagalaw. Pagdating naman sa mga medyo high-end na fork, pag lagi kang naka-lock out, pag nalulubak, pag na-rad wrap, na naka-lock out, most likely masisira yung internals niya. So mas malaking gastos yun pag ganun. Huwag mong i-jajam na naka-lock. Kung kailangan na kailangan, i-lock out mo. Pero kung hindi mo ginagamit or di naman kailangan, wag mong i-lock out. Okay lang ba gumamit ng ibang brand ng fork oil sa mga fox sa track shocks? Yes. Basta hanggat kaya, specific bike oils. Ito na naman yung ano yun. Mahabang usapin talaga yan, as in another day, another topic. Mahaba talaga eh. Pag sinabi ko, mahina ang 30 minutes para ma-ano ko lahat ng... Okay, kung okay lang o hindi, okay lang ba? Oo. Okay lang, okay lang. May kausap din akong legit na bike mechanic. Sa suspension siya nag-i-specialize. Pwede kung sa pwede, pero syempre, ang negatives lang is ma-void ang warranty mo. Mag-iiba yung feeling ng fork, syempre. Never yan magiging the same. O at least, meron tayong mga fork oil na ano siya, kumbaga pinakamalapit yung weight and yung working temperature niya. O yun, yung mga ganun. Motorex para sa akin. Motorex talaga. Motorex, sponsoran nyo naman. Motorex, baka naman. Sino ba nagkikerry niyan? Si, ano? May nagkikerry niyan eh. Yung lagi kong in-orderan sa Shopee. Baka naman. Kaso, di ko maalala eh. Hometown Bike Shop bata yun. Sa Albay pa, layo. Oo, yun. Sa Albay pa. Hometown Bike Shop, baka naman. Kaso, lagi rin ako nauubusan eh. Bibili dapat ako ng 10 weight nung nakaraan eh. Ubus. Hometown, baka naman. Pwede ba yung degreaser na pang sasakyan or motor na gamitin sa bike? Sa degreaser na pang sasakyan, hanggat kaya yung kunin nyo yung water base. Ngayon, huwag nyong kunin yung mga, ano, yung mga tinitimpla kasi kayo pa magdi-dilute nyan eh. Siyempre, hindi naman laging sure yung timpla natin, baka masyadong matapang. Pwede yung makatanggal ng mga coating sa mga parts. Mm. So ito, marirecommend ko, gamit ko. Bumibili lang ako nung ano, galon nung ano, Coachmax na degreaser. Siya yung pinaka-balance. Hindi siya sobrang lakas lumusaw ng grasa, which is okay lang. Kaya nga may diesel. Merong mga solvent base. Pero ito, pantanggal ng mga oils, ng mga sa chain, sa cogs, yung mga ganun. Enough na siya. Huwag kang gagamit ng sobrang tapang. Kasi makakasira din yan ng parts ng bike mo. Pwede kung sa pwede, pero check mo din yung brand. Tsaka yung review nung sa balak mong kunin. 420, Coach Max, yun yung mga yun. Tapos may mga nagagawa ng sariling timple. Ay, Justin. Justin, balik mo na yung ano mo, yung degreaser mo, yung degreaser nyo ng Kuya Roy. Hindi gumagana ba? Ha? Gumagana yun. May alam ka bang frame na naka-true axle na non-boost pang XC? Binibenta ni Kuya Ian sa Saturn Janus. Kung medium size mo, kunin mo na lang. Basta size 16 yun eh. Chisel. Ito pala. Ayun, chisel oh. Ito, chisel. Mura na lang to. Meron din tayo, Rocky Mountain dito. Pwede pala tayo mag-ano eh. Pag-ata, say ganun. Online selling. Magla-live sa YouTube ba? Oh, mind na kayo. Oh, alam na Kuya Chelo. Pwede ba daw yung RD ng Diorin na M5120 sa 9 speed? No. Hindi. Tinesting ko na yan. Ang straight na sagot is hindi. Ang dahilan kasi niyan is magkaiba yung pull ratio niya. So, ang Diore M5120 is 1-to-1 ratio. Ang 9-speed pababa ng mga Shimano at yung mga lumang Diore na 9-speed is 2-to-1 ratio. No, hindi talaga. May mga ways para i-convert pero hindi sulit. Mas better off ka na bumili na lang ng isang set. Pwede bang i-mix match ng brake lever at caliper? Sample, MT200 lever. Tapos Diore M6100 caliper.
Yes. Actually, yan ang ginawa kong ano sa bike ko. Ang gamit kong levers is Deore M6100. Ang gamit kong caliper ay Shimano Nan Series MT200. Sa akin din ganun. Di ba? Kasi pag ganun kasi, madalas, yung Nan Series na mga calipers, mababaw yung kagat niya. So, konting pindot, kagat agad. Pero yung mga Deore na calipers, medyo malalim ang pindot niya. Pero mas malakas ng konti. The best is kung meron kayo Nan Series, bumili na lang kayo ng Deore na mga levers. Kasi ang lakas talaga ng Shimano nasa lever. Wala siya sa caliper. So, yung travel lang yung nagkakatalo doon sa caliper. Ang short answer dyan sa tanong mo is yes. And actually, recommended ko yan. Tapos vice versa kasi, MT200, yung mga ng series, yung levers nila, mababaw ang kagat. So, kung ipapartner mo siya sa Deore naman na na caliper, medyo lalalim na ng konti yung kagat, pero hindi nagkakalayo. Tapos, nasalakas siya ng konti. Konti lang naman, pero yun, at least, pwede mo siyang pagpalitin. Tapos, yung isa nag-improve, yung isa, ganun pa rin. So, walang nawala. Dito. Advantage and disadvantage ng DIY immersive hot paraffin wax sa chain. Mas efficient ba ang bawat pedal? At mas malinis ba ang chain kahit 200 km na? At mas mape-prevent ba ang premature wear ng parts? A short answer is yes. Dito lang nagkakatalo kasi na-try ko na din yan. Kaso kami, at lalo dito sa atin sa Pinas, ang chain waxing is best for race day application, long rides, at more on dry season. Kasi pagdating sa wet, walang the best na lube. The best lube sa ganyang panayulan ng ulan is reapply lang ng reapply. Kung dry season, lahat ang nabanggit mo na advantage, totoo yun sa wax. Kaso hindi nila sinasabi, pang dry season lang talaga siya. Sa pagpedal, basta hindi nabasa yung kadena mo, mas efficient siya. Tsaka yun nga, kung dry season. Pero kung gusto mo ng best of both worlds, ang pinaka the best is bumili kayo ng mga wax-based na mga lubricant. Kasi tumatagal siya hanggat dry ang season, pero kung nagkabasaan, pwede ka lang mag-reapply uli. Pinaka ma-re-recommend ko dyan is yung lagi kong gamit sa race day, which is Squirt, and yung Black Ox na ano, na Carnuba-based na wax. Tapos, basta mga wax-based na ano, lube. Mas, yun ang mas prefer ko. Pero, kung yun nga, kung race day application, mostly dry, hindi naman tag-ulan, go with the pure paraffin. Negative lang is ano, hassle talaga. Tsaka dapat sobrang linis nung ano. Oo, spotless. As in. Dapat, hanggat kaya nga, dapat ultrasonic. I-ultrasonic eh. Kung kakarera ka, kung worth it, kung sa worth it. So, base pa rin sa'yo sa paggagamitan. Anong 700C tire ang pwede sa 26er? Gagawin ka sanang grabe yung 26er MTB. Short answer is, manghiram ka ng gulong sukatin mo. Kasi, syempre, walang nabanggit na specific na brand or models. Pagdating sa gantong mga, kung baka sakaling kasha, the best talaga is through application. Kung may mahiraman ka ng gamit na pwede mong pagsubukan, yun ang pinaka the best talaga kasi saan ba ako nakaranas ng ganun. Magkaiba pala kami ng unit ng Trinx. Parehas kaming M520 pero magkaiba ng year model. Dun sa akin, kasha ang 27 2.2, pero dun pala sa kanya hindi kasha yung 2.2. So yun, kahit sabihin ko na pwede na ganito ganyan, nagbavary kasi yun nga, pwedeng iba rim, pwedeng iba yung gulong, baka malobo pala, may mga ganun kasi. Madaming factors. The best is sukatin. Na-try na namin sa M500. 700 by 35. Oh, yun ang madalas ko nga rin no sa experience. 35 si pinakasagad. Pero yung iba hanggang 30 kasya yung lapad pero yung taas mga siguro kung susugal ka, gusto mo nang bumili mga 30 to 32 si. Pero the best pa rin talaga sukatin. Yun talaga. Hirap kasi sumagot ng kulang-kulang din eh. Jim, nabasa mo na ba yung mga comment, yung mga positive comment? Oh, nabasa ko na. Baka alam kay ulo mo ah. De, lang tayo. Ito sabi, kamukha niya si Kalo yung sa Sergey Bin. Record pa yan, de. Naka-record pa. Ang galing ng mechanic mo. Ang dami ko nalaman. Good job. Ito yung comment naman dun sa isang vlog. Hindi kayo nakala na magiging entertaining din pala ang vlog kahit sobrang one-hour yung video. Kudos kay mechanic. Wow. Mikoy Morales at Kalo. Umuha mo dun si Mikoy Morales. Sabi ni Neil, pa-shoutout, Kuya Kalo. Hey, the Jenny. Kamukha naman kasi talaga eh. Maski ako, di rin makapaniwala nung nakita ko eh. Sino ba yung Brager o, yung pinsan ni... Hindi nag-ahit si Jim ng ano niya, bigote. Kasi nasabi magiging magkamukha sila eh. Tsaka yung gupit, ayaw nang gayahin ni Jim eh. Hindi gayahin. Kaya hindi nagpapagupit si Jim eh. Aramikat talaga gupit ko simulat sa pole. Tapos, lagi rin akong clean shaven. Yun nga, dahil nagiging kamukha ako ni Kalo, tapos... Tamad talaga ako magpagupit, mag-ahit. Nagkaroon pa ako ng dahilan. Inak, nahalin siya ng jowa mo din si Kalo. Oo. Nakita ko eh. Maski jowa ako eh. Kamukha daw ako eh. Lahat naman, yun ang sinasabi.
Pero yun, thank you sa mga positive comments. Hindi ko rin inakala na ganito yung mangyayari. Pero hindi rin ako makakasagot ng ganito kung ano, hindi rin dahil sa Kuya Ian kasi yun nga, may liberty kami na sabihin yung gusto, yung kailangan, and at the same time, yung talent namin is nagko-complement sa isa't isa. So, yun lang din ang dahilan kung bakit ako yung ganito. And doon naman sa mga nagpre-praise, nagbibigay ng ano, thank you. Kung meron kayong suggestions, criticism, basta ano siya, constructive criticism, open naman kami sa lahat. Pag-upin naman namin. Basta wag lang mga legit hater. Suntukan tayo. Wala pang hater. Okay, ready na kami. Kung may tanong pa kayo, comment nyo lang sa baba. Kung hindi nasagot yung tanong nyo, pasensya na, baka hindi nakita yung comment or na-late. Kung may request kayo na topic, gusto nyo na gawin namin na video aside sa Q&A, palagay na lang sa comment section. Pag-aralan namin kung kaya namin gawin. Shout out sa Kuya Raymond, Kuya Richard, sa Tanay Biker. So, shout out as always. Shout out din sa Minox Gravity Racing. Shout out sa nanay ko. And shout out sa lahat ng ano, sumusuporta dito sa channel. Thank you sa lahat-lahat.